araw na binigay mo sa akin at sa pamilya ko. Patawarin mo po kami sa aming nagawang kasalanan at gabayan mo po kami sa araw-araw amin. Grabe naman, wala pa nga ako sinasabi. Eh kung saan-saan mo naman ako dinadali, hindi ko naman trip doon. Di ba lagi ka naman nagsisimba, tapos di mo trip? Ayun na nga eh, tuwing Linggo na, tapos dadalhin mo pa ako doon, tama na, kaumay na eh. Sus, umay ka dyan, style mo ah. Basta sumama ka sa akin, pag di ka sumama, magtatampo ako. Lalala, tampururot agad. Eto na po, mag-aayos na. At nandi ah. Mag-aaral ka na nga dyan. Di mo rin pala ako matitiis eh. Sige, daanan kita dyan mamaya. Sige, mag-iingat ka sa pagdadrive ah. See you. Bye-bye. Be, alis lang ako ah. Saan ka na lang magpupunta? Kitain mo na naman yung boyfriend mo. Hindi ko boyfriend yun. Ay, nako. Ako po ay humihingi ng gabay sa iyo upang maiwasan ang kahit anong disgrasya patungo sa iyong bahay, sambahan. Salamat Lord sa lahat ng biyaya ay binigay mo sa akin at sa aking pamilya. Amen. Sorry na. Gusto mo libre na lang ito, french fries, burger, ano ba, shawarma, isaw. Ngingiti na yan, takaw. Ngingiti na yan. Ano, libre na lang ito ha? Oo naman. Kesa naman sa'yo, ang saya-saya mo sa pagpunta sa gathering sa church nyo, hindi pa ba sapat yung linggo-linggo na nandun ka? Feeling ko may crush ka dun na. Na, umamin ka! Wala ha. Ang babaw naman ang dahilan nun. Parang dun lang. Eh para saan pa ba? Halos wala namang ginagawa dun eh.
Uupo ka lang, makikinig, tapos yun lang. Tapos yung iba, akala mo ang bait-bait. Tapos paglabas ng simbahan, hala, sige. Oh, tanong ko lang ha, huwag ka maka-offend. Ano ba yung pinagkaiba ng mga taong laging na-attend sa mga gathering at saka sa church kesa dun sa mga taong happy-happy lang? Wala naman, di ba? Talaga ba? Ano man naman sabi na ganun sila? Kasi nga, yung ka-blackmate ko, post ng post yun sa Facebook ng mga Bible verses at saka yung mga picture nila sa loob ng simbahan. Pero pag nakausap mo naman, hala, bumubula ang bibig, kakasalita ng ano-ano, tsaka mga chismis. Oh, talaga? Oo, teka, eto meron pang isa. Lagi rin siyang nagsisimba. Ang bait-bait sa simbahan, pero pag uwi ng bahay, nako, parang nagtanggal ng maskara eh. At saka hindi mo nakitaan ang bahid ng turo ni Pastor. Magugulat ka na lang, nagsisimba na pala. Alam ka na naman sa tatay mo. May nanakit ka pa rin ba sa tatay mo? Wala naman. Nakakagulat lang kasi siya kapag nasa bahay na. Parang alam mo yon, ibang tao. Ah, dahil sa kanila kaya hindi ko sumasama sa mga gathering sa church. Hindi ko lang kasi makayanang makasama yung mga ganong tao. Lalo na si Papa. Siya kasi talaga yung dahilan kung bakit nagkahiwalay sila ni Mama eh. Masyadong masakit magsalita. So try mo na bang hindi tumingin sa ibang tao? Yung bang between you and God lang? Hindi. Distracted sa tao? Oo. Eh napapansin mo ba yung mga binabago ng Panginoon through gathering ng church o pagsisimba? Meron ba? Oo, meron. We. Si Kim yung kaklase natin dati. Leader na siya ngayon. Si Kim? Wala, basagulero lang yun nauna. Diba? Pero nag-girlfriend yun na may takot sa Diyos. Ayun, lagi siyang sinasama sa mga church, sa mga gathering. Minsan nga, visit na yun kasi lagi siyang sinasama dun eh. Eh wala naman siyang magawa. Eh mahal niya eh. Tapos hanggang sa dumating na nahipo na siya ng Panginoon, tapos yun, lagi na siyang active. Minsan, di na siya mayayaan ng mga tropa sa mga inuman, sa mga gimikan. Weh! Hindi ko ma-imagine si Kim yung leader na. Leader yun ang basagan ng mukha eh. Oo nga, pero pag kumilos sa Panginoon, magiging bago ka na. Iba sa noon, kaya kung tinawag ka na, huwag ka nang tumakbo. Hayaan mo na si Lord na kumilos sa buhay mo. Pinaparinggan mo ba ako? Ha? Hindi. Ha? Uy, teka lang. Alam mo, napapasarap kwentuhan natin. Teka nga lang. Kanina pa tayo walang seatbelt eh. Buti hindi tayo nahuhuli. Oo nga. Sinunay. Teka lang. Yeah. Gato ba ito? Hindi. Gato. Ay, balita. Oh, no. Okay na. Okay na. Tara na. Kanina pa tayo. Naku. Buti na lang, hindi tayo nahuhuli. Oh, mabalik tayo ah. Tanong ko lang sa'yo, eh bakit ikaw ang active mo dyan? Wala pang nababago sa'yo. Talaga? Eh ano pang pagbabago yung nakasama mo sa'kin? Siyempre, kailangan mas sweet, mas thoughtful, mas caring, yung mga ganun. Kung naging ganyan ako sa'yo, may misunderstood mo ako. Akalain mo may mali siya. Baka may ilang ka pa sa'kin yan. May mali siya talaga. Kayo po umami. Ha? Umami saan? Wala. Ha? Nagugutom ako. Gusto mo kumain? Oo, direkto ako na. Tara, kain tayo. Medyo poys na ako. Oh. Siguro murder ka na. Sunod na lang ako. Magpapalit lang ako ng damit. O sige, bilisan mo ha. Haggard mo na eh. Wala na! Wala na! Oh, hindi ka pa kumakain. Hinihintay kita eh. Kaya na, kayo. Wala ko nauna ka na eh. Hinihintay na kita. Kala, yan. Yun o. Uy, thank you nga pala sa libre ah. Ikaw po ba? Malakas ka sa akin eh. Okay lang yan. Sa totoo lang, mas umakay ka nga eh. Ang gaano nang kausap na eh. Hmm? Ano ba? Oo. Tsaka positive vibes ka lang. Di tulad mo yun. Anong namatay sila mami at daddy? Oo. Ang hirap mo kayo lapitan tsaka kausapin nung. Oo nga eh.
Kala ko lulubog na ako nun. Naghahanap nga ako sa... Alam mo, yung sisisihin ko sa aksidente na yun. Kahit wala naman talaga na. Siguro parang na rin gumaan yung pakiramdam ko. Pero hindi. Alam mo yun, yung parang kumunoy. Hanggang sa hinayaan ko na lang kung saan ako dalhin ng asong buhay. Yung tita ko yung nagdadala sa akin sa church. Tapos, pumasama ako sa mga klase ko. Sinasama nila ako sa mga gathering. Lahat yun, pinupuntahan ko. Kasi wala naman akong gagawin eh. Pero yung pala, kumikilos na yung Diyos sa buhay ko. Hanggang sa unti-unting nawala yung mga... Yung mga ano, dinadain ko sa buhay noon. Tapos, iba talaga pag ano, pag sinatasong ka na into a new person. Grabe, ibang-iba ka na talaga magsalita ngayon, no? Kita mo na? Kapag gusto mo talaga makita yung buhay ng isang tao, may kita mo. Yun laging negative. Isa wala akong makita eh. Eh di gawa ng paraan. Ano, nabusog ka ba? Siyempre naman, kung hindi, hindi pa tayo nakakaalis ng makbo. Grabe ka naman, takaw mo talaga. Nye. Kala mo siya, di mo takaw eh. Grabe siya. Kakatuwa naman. Kamalin. Ikaw. Nakakabless din kaya yung ginawa sa'yo ni Lord. Alam mo, ini-imagine ko yung kung sa'kin yung nangyari. Hindi ko na alam kung saan ako pupulutin ngayon. Hindi ka naman mapupunta sa mga ganong sitwasyon, di ba? Eh wala naman akong naririnig kay Lord eh. Hay nako Mikay, nabingi ka na ata sa lakas ng tawag ni Lord sa'yo. Eh ano bang sinasabi? Ano bang gusto niya ipakita sa akin? Ito, itong ginagawa ko sa'yo. Feeling ko, pinupush ako ni Lord para ilapit kita sa kanya. Ha? Ginagawa sa akin? Hindi ko mag-gets. Dito na tayo. Hoy, ano yun? Tara nga muna. Pinagpipray kita at once again, nandito tayo sa church para sa gathering. I will never give up on you. Gusto ko makilala mo siya ng walang distraction. Tara na! Hayaan mo kumilos sa'yo ang Panginoon. Malay mo, ikaw pala yung gagamitin niya para magbago talaga yung mga ano. Alam mo yung mga taong may maskar sa pananampalataya? Imbis sa titigan at i-judge mo sila, magpagamit ka na lang sa kanya. Tara! O sige, mauna na ako sa loob.
isave na lang kita nung puwan, ha? Sipin mo mabuti, ha? Ay, loko, good afternoon po. Ah, pwede po umuwi muna tayo ng ilang minutes bago po tayo mag-start. Okay. Yun, thank you po. My soul could depend. My soul cries out. Excited kayo ah. Naku yan, si ate. Ang agagong message, kinukulot ako. Siyempre naman. First time ko nga ito kinakabahan ni ate. Tara na. Kaya mo yun, Tart. Tinatawag ka na ni Lord. Hindi ka na niya pababayaan. Thank you talaga, Tart. Ah. So si ate, dinay-dinay pa dati. Ngayon, history na. Ikaw, kanina ka pa. Kanina ka pa. Eh, wait lang. Sandali. May tumatawag. Baka si Mama na yun. Ay, si Mama ngayon natawag. Hello, Ma. Let's wake up, Ma. Hello, Ma. Hello? Hello? Ah, nagito na kayo ni Jeffrey. Opo, nandito na po kami sa sasakyan niya. Hello po. Ma, Jeffrey. Mag-iingat sa pagdadrive, ha?
Sigurado mo sila? Opo naman, Tito. Kailan ko po ba sila pinabayaan? Yan ang gusto ko sa'yo. Kailan na ba kasal nyo ni Miguel, ha? Grabe ka naman, Tito. Nako, yan, si ate. Gusto na yan ngayon. Kanina pa to eh. Ito talaga si Papa. Gusto na akong bumukod. Pinamimigay mo na ako eh. Palatag naman loob ko eh, Jeffrey. At nararamdaman ko siya na regalo siya ng Panginoon, di ba, Nohan? Aray ko! Ay, naku! Ikaw talaga makulit ka rin eh, no? Ay, magpasensyahan mo na Papa ni Mikay, Jeffrey, ha? Nagmamadali ata eh. Okay lang po yun. Nararamdaman ko rin naman po na siya yung binigay sa aking gift ni Lord eh. Emma! Enjoy naman po ba kayo dyan sa honeymoon nyo sa Palawan? Aba mo naman! Sweet nitong Papa mo, daming surprises! Siyempre ma, buwabawi yan sa isip Papa eh. Oo, namiss ko nga ng sobra yung mama mo eh. Ikaw talaga! O siya, sige na, mag-ingat kayo ha. God bless you, Mikay. I pray na marami ang mailapit mo sa Panginoon ngayon. Proud ako sa inyo, anak. Thank you, ma. And thank you din kay Lord kasi nabuo yung pamilya natin at ngayon mas naging strong pa. Praise the Lord talaga. Osha, bye-bye na ha. Itong tatay mo kulit-kulit. Ay naku. Sige na, bye-bye na nga. Bye ma, bye pap. Pasalubong nga, huwag niyo kakalimutan. Bye ma. Bye po, ingat po kayo and God bless. Ang kukulit nila mama no. Oo nga, ay nakakatuwa nga talaga si Lord. Sinabi mo pa. Ay, sandali. Dadaanan pa pala natin sila Jason, ha? Oh, saan daw ba sila? Ah, nandun daw sa kanila. Hindi pa naman tayo nakakalagpas dun sa kanto nila. Teka lang, magtatanggal mo na ang jacket. Ang init. Uy, ayun na sila Jason, oh. Yan na pala eh. Uy, tara, sakay na kayo. Yung iba sa likod, dali! Kaya na kayo, bilisan okay nyo! Okay to! Thank you! Dami natin! Nice one! Excited na ba kayo? Oh, ready na! Ready na, ready na! Uy, tara na! Baka malit pa tayo eh! Ito na, ito na! Your presence.